my YouTube channel. So, for today's video, magtuturo ako kung paano mag-whistle. Yes, ituturo ko kung paano. Pero, paulit-ulit ko sinasabi sa mga video ko, hindi ako professional pagdating sa pagkanta. Gusto ko lang ibahagi yung mga natututunan ko or yung mga alam ko. So, yon, magtuturo ako ngayon kung paano mag-whistle. Guys, sorry nga pala kasi ngayon lang ulit ako nakapag-video dahil sobrang busy sa pag-aaral. Basta ayoko nang masyadong madaming explain, naiintindihan niyo naman na yon. At ngayon, ituturo ko paano paulit-ulit. Yun nga, ituturo ko paano mag-whistle. Kaso nga lang, yung whistle ko, hindi siya pulido. Hindi siya perfect. Sabihin na natin pag out of 10, mga ano lang siya, 7, 8, ganun. Kasi hindi naman katulad nila Mariah Carey, nila Morissette mag-whistle, ganyan. So yun, ibabahagi ko lang kung paano ako natuto. Dahil nga, idol ko sila. Idol ko yung mga nag-whistle. Idol ko si Morissette. Idol ko yung... Basta, idol ko halos lahat ng singer. So, yun. Sabi ko, nung sumikat yung ano, yung... Nung nauso yung pangarap kong ibigin ka. Yun, sabi ko, gusto kong aralin kung paano mag-whistle. Tapos yun, tinry ko. Ang ginagawa ko, para siyang patili. Ganon. Parang, ang hirap niya talaga, patili na parang ginagawa kong patili na pa-headtone. Pa-headtone kasi ganito. Tapos patili. Kasi ganon. Yung pinagsama ko lang yung parang nilalaro-laro ko lang siya. Inaral ko yung kantang pangarap kong ibigin ka. Pangarap ko ang ibigin ka. Yun, inaral ko siya. Tapos, yung whistle, unang try ko, hindi siya talaga, ano, kumbaga, sabihin na natin ulit, out of 10, mga ano lang siya, mga 3. Sobrang baba. Kasi parang ginagawa ko lang patili. Tapos, ang laki ng mga kapag nag-whistle ako, ganyan. Pero, yung totoong whistle, nakikita ko kasi sila, nakapabilog yung bibig. Tapos, parang nakakagawal siya. Diba, nakita ko kasi nung pinagmamasdan ko yung bibig ni Morissette nung kinanta niya yun sa ano, sa Magandang Buhay nga ba yun. Basta yun, nag-guess siya. Ewan ko kung saan yun, nakalimutan ko na. Basta yun, kinanta niya yun. Tapos yung whistle niya, nakita ko nakaloy siya. O yan. So, inaral ko yun. Pinagmasdan ko yung hugis ng bibig niya. Tapos yung dila ko, parang pinabilog. Basta nag-guess niyo ba? Ang hirap i-explain. Basta nakapabilog yung dila. Kunyari, naging whistle kayo. Kunyari, diba? Tapos yung dila nyo, basta naka-form siyang ganon. Nag-guess nyo naman na yun. Basta pag-aralan nyo, ang hirap i-explain. So yun, pag ganon siya. Diba ganon? Tapos ang ginawa ko hanggang sa... umayos siya ng umayos, yung whistle ko hanggang sa tumaas, hanggang level 8. Ayun, ang ginawa ko, ano lang, pinag-aralan ko siya mabuti, pinaulit-ulit kong gawin. Hindi ako tumigil hanggat di ko siya natututunan. So, ganito, kung marunong kayo mag-headtone, parang headtone lang siya na mataas. Ganito. Diba, headtone? Una, try nyo muna headtone na mababa. Nang sa tumaas. Kunyari, simulan natin sa do. Do. Hanggang sa tumaas. Ayun na yung tinatawag na whistle. So, para mas maging talong whistle siya, ipa-curve nyo yung dila niya sa loob. Or, basta i-form nyo siya ng pabilog. Nerd! Ito. Diba? Head tone na mataas. Tapos, i-curve nyo lang yung dila nyo. Ayun na yun. Pangarap ko. Tapos, yung whistle na.
tingnan nyo lang yung head tone. Basta head tone, masakit yun sa ulo pag nag-head tone. Lalo na, alam nyo yung kantang Queen of the Night ba yun? Napapanood ko lang din yun eh, kay Jonah ba yun? Basta yun, ang hirap niyang anuhin ang hininga. Ang kailangan dun kasi pagka nag-head tone ka, yung chin mo tumatalbog. Basta pakiramdaman nyo, ganun lang yun. Pakulit-ulit lang. Pag-aralan nyo mabuti yung head tone. Tapos, sanayin nyo muna ng mababa. Hanggang sa papataas ng papataas ng papataas. So, pagka na-hit nyo na yung pinaka, sa tingin nyo yung pinakamataas na head tone, i-curve nyo lang yung dila nyo or i-form nyo na papabilog. Ayun na yung head tone. Yan, diba? Nakikita ko nga si Morissette pag kumakanta, nakikita ko siya. Nakagawin niya na. Parang magaling siya. Basta ganyan yung form ng baby niya eh. Ganyan, nakagawin niya dila. Ay, ganyan ko niya. Alam niyo, maarap yung salita. Ano ba? Mga ganyan. Parang palipit yung dila niyo. Ganyan eh. Ano naman kasi? Yung ganyan. Eh, naka-form na ganyan yung dila niya. Masabi niyo, rar, rar. Ganun. Masabi niyo, rar, 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 rar. Natatawa ko sa sarili ko. Sabi niyo, rar, rar, rar. Ayan, nakagalan na yung dila niyo nun. Rar, rar, rar. Tapos mag-head tone kayo. Rar, rar. Ayan, naka... Ang hirap! Rar. Para akong baliw dito. Yan, nakagalan na yung dila niyo. Nakapaform na ganun. Tapos mag-head tone lang kayo ng mataas. Ayun na, yung whistle. Para sa akin, ha? Hindi ko... Ano tawag dito? Hindi ako... ang hirap to explain. Basta, para sa akin, ayun yung ginagawa ko sa pag-whistle ko. Ayun na talaga yung mga professional na whistle. Kasi... Diba? Kahit iba-ibang form. Nang nakaganyan ka, nakaganyan ka, nakaganyan ka. Pero pagka nakanganga ka kasi, parang hindi na siya whistle eh, para sa akin. Parang na siyang, ano lang, tili. Or pa, head tone na pa tili. Pero pagka sinabi mo kasing whistle, parang naka-form yung... basta yung dila mo, ang hirap. Naka-form yung dila ako, ganun. Tapos, ayun na, paulit-ulit na lang ako. Ganun lang ako natuto mag-whistle. Basta, nag-head tone lang ako nung nag-head tone ng papataas. Nang papataas, sabi ko, ay, oo nga, pati ko itry yung i-curve yung dila ko para maging katunog talaga ng whistle ng mga professional na singer. Sabi ko, kaya ko yun. Sige, game. Inaral ko siya ng inaral hanggang sa, yun. Yung pangarap kong ibigin ka, naging panglaban ko na rin siya kasi may pangmalakasan sa tulo. Tapos yun, gusto ko nga rin siya i-cover kasi... Kaso nga lang, pala, ayoko masyadong maiinit sa bahay at madaming mga krok-krok. Madaming mga anak ni Papa. Kaya yun, hindi ako makapag-cover din kasi maingay. Tapos yun, nakikita nyo naman, naririnig din ba sa mga tilapong manok, di ba? Saka yung mga tweet-tweet-tweet-tweet. Saka yung mga aso, apakainit ko sa amin. So yun, naglolokohan na lang tayo dito. Basta yun, kung gusto mo matutong mag-whistle, kasi di ko alam pag sa lalaki kung paano, kung whistle ba o patili ba yung sa kanila. Basta di ko alam kung paano sa lalaki, kasi syempre, babae ko, di ba? Mukha lang bakla. mukha lang lalaki, charot. Na yun, basta sa pag sa babae, kung gusto nyo matutong mag-whistle, ayun, ganun lang yung gawin nyo. Paulit-ulit lang na ano, head tone, papataas sa papataas ng head tone, tapos ipa-curve nyo lang yung dila nyo. Last example. Pangarap ko! Pang! Wait lang, mataas na lang masyari ko. Wait lang. Ito. Pangarap ko! Pangarap ko! Tapos yun na yung whistle. Yan!
Ayan! Ulit-ulit na babaliw na ako dito! So yun, maraming salamat sa panonood. Sana po nagustuhan yung video na to. At sana nakatulong kahit puro lang akong kaartihan, puro lang ka-jeje anong aking sinasabi dito. Puro lang kung ano-ano. Pero sana may natutunan kayo kung paano yung technique na ginagawa ko. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, please subscribe na sa aking YouTube channel para may madami ka pa mga natutunan ng mga bilis ng mga tungkol sa pagkanta. At paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, hindi ako professional, pero gagawin ko ang lahat para makatulong ako sa inyo at para maituro ko mga pagkatuloy para maituro ko yung mga tungkol sa pagkanta na alam ko. At para updated din kayo sa aking mga video, please click nyo na rin yung notification bell at mag-thumbs up na rin kayo.